Of course, he is your boss. Pagdating doon sa province, di ba? Yes, Your Honor. O hindi ka ba nagigilty na yung boss mo namatay during your time? Ah, nagigilty, Your Honor. That's a good sign of a good officer. Magigilty ka whether it is beyond your control or not. Pag may mangyaring insidente na ganun kalaki sa iyong jurisdiction, you should feel guilty about it. Yes, I feel guilty, Your Honor. Thank you. Thank you for that answer. Tanungin kita personally. Yes, Your Honor. Takot ka ba sa mga TVs? No, Your Honor. So it is very obvious that their loyalty is nabibili na talaga. Yung mga, hindi naman lahat. Pero usually, hindi na nga naniwala sa PD, sir, na wag niyong palabasin. Pinalabas pa, namatay. So, that's the reason, sir, na walang blatter. That's the reason, sir, andito yung 60 plus na namatayan. Isa talagang factor dito, sir, yung loyalty ng ibang police sa mga Tepes. Kailan ka naging PD ng Davao, ng Negros Oriental? At hanggang kailan ka naging PD doon? Good afternoon po, Mr. Chairperson, sir. I was designated as the Acting Provincial Director of Negros Oriental on November 23, 2022. 2022, sir. 22? Yes, Your Honor. Natanggal ka? Until March 21, 2023. So ilang months ka lang doon? 4 months, Your Honor. 4 months? Yes. So yung mga pangyayari dito, 2019, 2018, 2020, wala ka pa noon? Yes, Your Honor. Yung mga pulis na ayaw magpa-blatter sa station, huwag may magpuntang kumplinan? Hindi mo pa time yon? Hindi ko po time, Your Honor. During your time, naobserbahan mo ba yan sa mga tao mo na gano'n ang ginagawa? No reported, Your Honor, until such time na pumunta si Mrs. Tison, the one that is a concierge sa Bayan City. Okay. At nireklamo niya yung ayaw magpa-blatter and I told her na kakasuhan ko yung police na hindi magtatanggap ng blatter. Sino yung police na kinasuhan mo? That time, sir, the time na pumunta siya doon, wala po akong kinasuhan, sir, pero yun ang promise ko sa kanya. Kung mayroong ulit or kung sino yung ma-identify niya yung police na yon, ay papailan ko ng administrative charges. Pero yung time na pumunta siya sa akin is after the incident na involving Governor Ruel Digamo. Aso, tapos na, patay na si Governor Digamo? Yes, Your Honor. Saka sila nagpunta doon, nagreklamo na hindi nag-entertain ang blatter, ang police station ng anong lugar yon? Bayawan, City Police Station. Bayawan? Yes, sir. So, sinabihan mo, nakakasuhan mo? Yes, Your Honor. Sinabi ko sa kanya na kung mayroong ulit ma-encounter na ganon, ay kakasuhan ko dahil di namin tinotolerate yung own action ng PNP, Your Honor. Hindi mo tinanong kung sino yung police na nag-deny sa kanila? Tinanong ko, Your Honor, pero hindi niya maalala yung pangalan dahil matagal na rin. Pero I instructed an investigation, Your Honor, to find out kasi gusto ko talagang walang ganong insidente sa Negros Oriental, Your Honor. Okay. At least, pero 4 months ka lang pala. Yes, Your Honor. Nadali ka, nasama ka doon sa mas relief ng mga tao doon. Kasama ka? Yes, Your Honor. After the killing of Governor Digamo? Yes, Your Honor. I was relieved March 4 yung incident and I was relieved. My order was, lumabas po yung order ko March 21, Your Honor. Saan ka na ngayon assign? Now, I am assigned as the Regional Chief of CIDG sa Cordillera, Your Honor. CIDG? Yes, Your Honor. Ganito, yung ganun, ha? Kung ako ang provincial director noon, ako ha, pag sinabi kong PD ako na isang lugar, whether 1 month lang ako, 2 months, 3 months, 4 months, I will make sure that hawak ko yung probinsya ko pagdating sa peace and order. Walang mangyayari dyan na hindi ako pwedeng malusutan. Yan ang attitude ko sa serbisyo eh. Sabi ko, city director ko ng Davao, pag may sasabog na IED dito sa terorismo, eh hindi ako makatulog yan.
parang sinampal ako kaliwa kanan ng mga terorista na yan at nakagawa sila ng ganong krimen sa aking syudad. So ganun din ang attitude ko. Nag-provincial director ako ng Compostela Province, yung Davao de Oro ngayon. Sabi ko, pag meron akong police station na ma-attack ng NPA, hindi ko matanggap-tanggap yan. Eh, sabi ko, I am the PD, I am responsible here. Lahat ng pangyayari, dapat maagapan ko. So ngayon, lipat tayo sa kaso mo. Si Governor Digamo was killed during your stint as Provincial Director of Negros Oriental. Wala ka bang naramdaman noon na mukhang mayroong hindi maganda mangyayari dito para upaka ito si Governor? Wala ka ba kahit kunting pakiramdaman lang? Wala kang naramdaman? Meron po, Your Honor. Ano? Anong naramdaman mo before nangyari yon? Aside from those intelligence report na natatanggap namin, and aside from that political situation na dinatna namin doon, ay nagpipidback din siya ng mga information sa akin, Your Honor. So open ang linya ninyo ni Governor? Yes, Your Honor. Of course. He is your boss pagdating doon sa province, di ba? Yes, Your Honor. O hindi ka ba nagigilty na yung boss mo namatay during your time? Nagigilty yun, Your Honor. That's a good sign of a good officer. Magigilty ka whether it is beyond your control or not. Pag may mangyaring insidente na ganun kalaki sa yung jurisdiction, you should feel guilty about it. Yes, I feel guilty, Your Honor. Thank you. Thank you for that answer. At least you are a good officer. Pag ganun ang hindi ka umiwas ng responsibilidad. Yes, Your Honor. So nung mayroong intelligence report nakarating sa'yo na under threat si Governor, anong ginawa mo? Mayroon akong doon sa Kapitolyo, Your Honor, mayroon akong inassign doon na personnel sa Kapitolyo. Aside from yung personnel na na-assign sa kanya, napili niya mismo, Your Honor. So mayroon akong inassign na apat sa Kapitolyo at meron ding apat na na-assign sa kanya lang kasama niya. At the same time, pag lumalabas siya, Your Honor, meron siyang SWAT na nakabuntot sa kanya kasama niya sa kanyang places of engagement. And aside from SWAT, meron din kaming style doon sa Negros Oriental na road security kung saan siya pupunta. And at the same time, doon sa lalapagan niya, sa municipal police station na lalapagan niya, meron ding personnel ng PNP na nakasecure sa kanya, Your Honor. Again, klaruhin ko. Nagpapasalamat kami sa iyo at nahuli niyo kaagad yung pumatay kay Governor. With your effort, nahabol niyo, nakuha niyo yung mga gunman. But then again, prevention is better than cure. Nangyari ang nangyari, so may problema pa rin tayo dahil napatay yung Governor mo during your time. Yun nga, mayroong SWAT siyang kabuntot palagi pag may lakad. Pero pag nasa bahay, wala, iiwan siya ng SWAT. Yes, yun yung kalakaran na dati na Your Honor na ino-observe. Dahil mayroong ding mga securities na naka-assign sa kanya na nagpapalit-palitan, Your Honor. Aside from yung mga private security doon sa compound niya. So, pagkatapos ng activity niya sa isang lugar, pag naihatid ng SWAT doon sa bahay niya, ay umaalis na yung SWAT upon his permission, Your Honor. Ganun na sitwasyon, no? Maraming tao doon pumasok dahil nagdi-distribute siya ng tulong ba yun? Dahil maraming tao doon sa loob ng compound niya, di ba? Yes, Your Honor. Wala, hindi ba yan na... dapat deployan mo kagad ng police dahil may mga tao doon? Yes, actually, Your Honor, that time, mayroong deployment ang police supposedly kailang mayroong activity doon sa Pamplona, dalawang activity, Your Honor, yung Kipo Police. Activity ni Ma'am Janice at saka yung activity ng school. Kaya yung patrol na pupunta doon araw-araw,
ay hindi siya nakapunta kagad because of the activity na nakaset doon sa town ng Pamplona, Your Honor. Senator Bong, you have questions? Well, Colonel Lizardo, sa apat na buwan ka lang napa-assign dyan. Yes, Your Honor. So marami ka na nakuhang feedback about doon sa mga labanan sa politika, yung init na maraming namamatay doon sa lugar na nasasakupan mo. Yes, because when I was the acting provincial director, ni-review ko yung crime statistic. Yeah, so ano naging action mo? Katulad niyan, ilan, gano'n na karami naririnig namin na pinatay doon sa area. So ano naging action mo doon? I'm sure narinig mo rin yung mga sumbong ng mga tao dito. So anong action mo para ma-prevent yan, lalo na ang namatay, yung gobernador mo pa? Yes, marami kaming ginawa, Your Honor, actually. Yung pagpapalakas ng aming checkpoint operations doon sa 3rd District, kasi kung titignan mo yung crime statistic, ay marami ang incident sa 3rd District. So doon kami nag-concentrate. Nag-request ako ng tropa sa regional headquarters at binigyan ako ng mga galing sa RMFB nung panahon ni General Vieres. So yun yung dinagdag namin, sir, sa tropa namin, sa PMF na nandun, yung local police at saka yung PMFC, aside from yung mga SWAT personnel na ginagamit namin doon sa area ng 3rd District. Later part, sir, before the incident, nag-create kami ng, gumawa ko ng implant, yung implant peacemaker, at nag-designate ako ng personnel na yun lang ang gagawin niya doon. Magpatrolya, mag-checkpoint to prevent yung mga atrocities, yung mga shooting incident sa lugar na yon. Actually, ang target namin is meron kaming 99 days no shooting incident sa area. 99 days lang, yung madiritso lang namin yung 99 days. Supposedly, yun ang plano namin doon sa area. Kaya naglagay kami ng maraming personnel doon sa area, Your Honor. Pepe, tingali lang. Anungin kita personally? Yes, Your Honor. Takot ka ba sa mga TVs? No, Your Honor. Thank you. Salamat. You want to say something? In fairness din kay Colonel sir, ni Lizardo, nag-usap kami nung dumating siya. Sabi niya kay Gob, andoon ako. Gob, hindi ako makagalaw. Ako lang mag-isa. Sa totoo lang, sir, ang problema naman, yung mga organic na police na naka-assign na doon, contaminated na sa weekly payola, sir. Yun ang challenge namin nung simula. Siya lang mag-isa. There is a time, sir, na nag-usap din kami, hindi pa namatay si Gov, yung challenge ni sir, na sa isang bayan ng Valencia, namatay yung isang Tevez, binaril ng foreigner. Danish ba yun? Nakulong yung foreigner, hindi nag-file ng case. Paglabas, kinagabihan, patay yung foreigner kasama yung asawa, namatay pa yung walang kasalanan. At merong intel report, sir, na si Rubio pa rin yung alleged gunman. Yun lang ang gusto ko itanong kay, kung si Rubio ba yung tinuro. Kasi yung mga, namin, si Rubio pa rin yung lumalabas. Yun lang, sir. Yeah, saan ba itong Rubio? Yung panahon mo, nasaan si Rubio? Yan yung ex-police, sir, na palaging sababanggit ni Ghost Ligamo. Ex-police ito, sir. Sandali, yung pagpatay niya kay Dindo. Hindi Russo, police pa ba siya noon o hindi na police? Ex-police na? I'm not familiar with the situation noon. But case, during your time, ex-police na siya? Hindi na, sir, police. Paano? Nag-retire? Nasangge? Natanggal? Ano? He was dismissed from service. At first, I know he was dismissed from the service, Your Honor. Before you assume, dismissed na siya? Yes, Your Honor. Pero nakikita mo pa rin siya noon? Hindi ko na nakikita, Your Honor, because pero pinapamonitor ko lang siya. Pero ang lumalabas is yung name niya, Your Honor. Yung name niya. Name. Name niya? Yes, Your Honor. But hindi ko na nakikita personally. Na siya ang tirador? Yes, Your Honor. Sir, yung foreigner, parang nabanggit pa ni PD na bantayan nyo. Yung happy ng police, sir, ng Balincha, pinalabas talaga yung foreigner. Walang gwardiya.
after, kasi wala nag, pinatay yung Tevez ng foreigner, after 24 hours, walang case, pinalabas yung foreigner, patay yung foreigner. Bakit nabaril ng foreigner yung Tevez na yun? Quarrel lang sa mga away-away lang daw, yun lang nasa news. Oo. Tapos paglabas, pinatay, kasama pa asawa? Yes, sir. Yeah, that was during your time? Yes, that was during my time, Your Honor. Actually, during my time when an incident happened that involved yung kapatid ng mayor ng Valencia, si Pau Pau Tevez, ay ako mismo ang personal na nag-supervise at ako mismo ang nag-utos ng arrest ng foreigner that time, Your Honor. Yung Pau Pau Tevez, yan yung namatay? Yes, Your Honor. Yung lang foreigner? Yes, Your Honor. Tapos? And we build a case, at a strong case, Your Honor. Actually, may na-recover namin yung firearm. Mayroong nag-testify, pinaplayan ko ng search warrant yung bahay. Then, foreigner? Ng foreigner? Yes, yung tinitirhan nila, Your Honor. Then, with the assistance of two lawyers from Negros Oriental, ay nakapag, and investigators, Your Honor, ay nakapag-refer kami ng inquest doon sa prosecutor's office. But, the following day, or the following day, at around, hindi ko matandaan ko, Your Honor, is at around 7:30 or mag-8 na ng gabi yun. Mayroon akong report na mayroong order from the prosecutor's office na i-release namin si Pau Pau Tevez, yung kasama niya doon sa incident because not proper for inquest and should be treated as regular filing, Your Honor. Sadali. Palabasin si Pau Pau Tevez. Sino siya? Suspect? Yung foreigner, Your Honor. I mean yung foreigner. Yung pumatay kay Pau Pau Tevez, Your Honor. Foreigner ang pinapalabas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Tapos, anong ginawa niyo? Ang ginawa ko, Your Honor, at that time is nagpatawag ako ng case conference because it is an SITG conference. So, nagpatawag ako ng gabi ng SITG conference. At tinawag ko yung chief of police, yung dalawang lawyer namin at saka yung investigators and other members of SITG conference, yung SITG group. Sabi ko, ang gusto ko nun, sir, is we have to file a motion para hindi naman lumabas because sayang yung effort namin, Your Honor. Sayang yung effort namin at sasayangan ako sa effort namin. So, ang sabi ng prosecutor's office, ang lawyer namin, we have to follow the order from the prosecutor's office kasi merong order of release. Ganun pa rin ang sabi ko doon sa chief of police. Sabi ko, sige, palabasin mo dyan sa kulungan pero huwag mo nang palabasin sa police station at kakausapin natin. But then that time, sir, na Your Honor, na sinasabi ko na huwag palabasin at sinasabi naman ng chief of police na hindi pinalabas, ay nakalabas na sa police station. And after a few minutes, meron kaming shooting incident. Dalawang shooting incident na magkahiwalay. So, anong sinabi mo doon sa chief of police mo? May instruction ka na huwag palabasin kasi kausapin mo pa? Bakit niya pinalabas? That's a clear insubordination. You have orders na huwag palabasin, pinalabas niya. Sino yung chief of police na yun? Cannot remember your honor, yung pangalan. Pero kinasuhan ko, Your Honor. Kinasuhan ko, pinarelief ko dun sa police station ng Valencia at kinasuhan ko ng dalawang administrative cases, Your Honor. Ano yung pangalan? At ipatawag natin bukas. Sabit din sila. Yes, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba natin paimbitahan din yung prosecutor na nag-release? No? Yes. Pa-release, nag-order ng release? Yes, we're going to do that. Diba? For all we know, kasama ito sa mga... Nakaka-shock na yung mga revelation niyo dito. Ang ganda ng pagka-case build-up ninyo, tapos i-dismiss lang ng piskal kasi walang komplainant. Ganun ang ibig sabihin? Actually, it was not dismissed, Your Honor, but he was the suspect we released. Because... Kaya nga, anong basis ng piskal na mag-order siya na i-release yung suspect? Yes, Your Honor. We'll present the resolution of the prosecutor, Your Honor. Kumsek, you include the fiscal. You invite him tomorrow. Papuntahin dito. Then, bakit ganun? Magandang pinail na kaso. Tapos, bigla nila siya mag-order na ipa-release. Tapos, sino yung chief of police mo na
binigyan mo na instruction na huwag paalisin sa estasyon, tapos pinalabas sa Valencia. I'll check the name, Your Honor. Inasuhan mo na administrative case? Yes, Your Honor. Anong nangyari sa kaso? Ongoing yung case niya, Your Honor. At least what it was already forwarded to regional office. Anong kaso? Insubordination? Yes, listen to grave misconduct. The amount of grave misconduct? Yes, dalawa, Your Honor. Bukas, ibigay mo yung pangalan, PNP. Dalhin niyo yung pulis na yan dito, yung hippie na yan, na nagpapalabas doon sa foreigner. Namatay tuloy yung foreigner, pati yung asawa. Dahil despite the instructions coming from the provincial director na huwag palabasin, pinalabas sa estasyon, namatay tuloy. Punin niyo yung pangalan. May we ask the DOJ, anong... Pagka ganun yung mga sitwasyon, anong kaso ang pwedeng nyong ipataw doon sa prosecutor na yan? Pukunin na lang na investigate. Well, the prosecutor, I do not know the complete set of facts, Your Honor, but the prosecutor can temporarily release RFI, we call it, refer to it as RFI, release for further investigation. If there is no sufficient ground to file the case in court at that point in time, So it is just RFI. It is not really a dismissal of the case, but it will just be in compliance with the 72-hour period, which is the maximum detention period for any person arrested without an actual case filed in court. Okay, Colonel, ano yung final yung kaso? Murder. Supposed to be murder. Yes, Your Honor. So no bail. Diba? So hindi dapat makalabas talaga. May I inquire, Mr. Chairman, whether there was already a resolution filed based on the inquest of this individual? Yes, Colonel Lizardo. Yes, Your Honor. Meron na ba yung resolution? Inquest ba yun? Yes, we forwarded to the prosecutor's office for inquest, Your Honor. Okay, for inquest pala. So may resolution na. Yes, Your Honor, we have a resolution, and the resolution is ordering us to release the arrested suspect, and because it was not according to the prosecutor, it was not proper for inquest. However, for a regular filing, Your Honor. Mr. Chairman, to enlighten the committee. Yeah, go ahead. The warrantless arrest could be the basis for an inquest proceedings if the individual was arrested red-handed, meaning in the act of committing the crime. So the arresting officer can bring the individual for inquest, and that will be the replacement of the preliminary investigation. However, maybe as discussed by the police general, this is not proper for a warrantless arrest, and it should undergo the regular preliminary investigation where an individual can be afforded the chance to submit a counter affidavit. It is not a dismissal of the case, but he cannot be detained because it's not proper for a warrantless arrest. So, ganun bang nangyari sa inyo? Improper warrantless arrest yung ginawa ninyo? What was the basis for your arrest? In our mind, Your Honor, is improper warrantless arrest. Actually, kung ikukwento ko yung pangyayari, Your Honor, nung nag-follow-up ako doon, dahil ako mismo punta doon, yung pinambalot, kasi pinalot si Pau Pau Teves, sir, na Your Honor, ng kumot, ay mayroong part doon sa bahay na yon. And that time, yung si yung German, yung foreigner na suspect doon ay nandoon. Sabi ko, we'll invite you to the police station. Just an invitation. Then, doon sa police station, mayroong pumuntang witness na nagsasabi na sila yung gumawa ng krimen. And that was the wife of the foreigner, Your Honor. One of the victim. So, siya ang umamin na siya nagpapatay? No, Your Honor, siya yung nag-witness na sila ang gumawa ng krimen. Because
that time, Your Honor, according to information, ay naghihiwalay na sila. So siya yung pumunta doon na nag-identify kay itong foreigner na siya yung bumaril kay Pau Pau. That's why kinuha namin siya ng statement. Then we endorse sa prosecutor's office for inquest dahil merong civilian nagbigay ng statement to warrant the filing of case through inquest proceeding doon sa prosecutor's office. Then endorse po namin, Your Honor. Okay, Yusek, you have the floor. Yes, Your Honor. As explained by the police officer, Your Honors, the individual suspect was only invited into the police station for questioning. So it is not really a warrantless arrest in the sense that the arresting officer who has knowledge of the actual commission of the crime arrested the person red-handed in the act of committing the crime. That is the valid manner by which a warrantless arrest can be effected. Here, it was only an individual who was invited also to the station who relayed it. It is possible for the individual to make a citizen's arrest. With all due respect, Your Honor. Also a valid warrantless arrest. Yeah. Can you respond? Yes. We did not invite the wife. Voluntarily proceeded or come to the police station and identify the suspect doon sa Pau Pau case. Hindi namin siya in-invite. Pumunta siya doon sa police station para magbigay ng voluntary statement, Your Honor. No, you invited, as far as I understand, the foreigner. The foreigner was not arrested by any police officer. You were just sent a letter invitation to the foreigner to come to the police station for an investigation. That was not a valid warrantless arrest. It was just an invitation for the foreigner to participate in the investigation. So you cannot arrest that person because it was not a red-handed arrest. Yeah. We are going to hear from the prosecutor himself tomorrow, Yusek. Thank you for that enlightenment. Salamat. Sir, ito yung ato ko, sir. Yeah. Yung connection ng first statement ko kaninang umaga na yung mga polis doon kahit PD na nga hindi pinaniwalaan, sir, di ba? So it is very obvious that their loyalty is nabibili na talaga. Yung mga, hindi naman lahat, pero usually hindi na nga naniwala sa PD, sir, na wag niyong palabasin, pinalabas pa, namatay. So that's the reason, sir, na walang blatter. That's the reason, sir, andito yung 60 plus na namatayan. Isa talagang factor dito, sir, yung loyalty ng ibang police sa mga Teves. Mabuti, nabanggit mo yung blatter. Andito na ngayon yung this officer ng Bayawan City na ayaw magpa-blatter dahil guni-guni lang daw.